sa ating bansa sapagkat sa mahahalal na Pangulo nakasalalay ang susunod na 6 na taon na pamamalakad ng ating gobyerno. Pagkatapos ng mahabang panahon ng kampanya ng mga politiko sa iba't ibang dako ng ating bansa, walang sino man sa kanila ang kampante hanggat hindi pa nadedeklara ang tunay na nagwagi sa halalan. Naabangan na ng maraming Pilipino kung sino ang opisyal na pagkakaisahang iboto ng Iglesia ni Cristo. Ang kaisahan ng Iglesia ay kinikilala ng mga miyembro nito na isa sa mga aral sa Biblia na dapat na sundin. Ang pasya ng pamamahala ng Iglesia ay iginagalang ng mga miyembro nito. Ang mga politiko naman ay kinikilala ang magagawang tulong ng unity ng Iglesia sa kanilang ikapapanalo sa Mayo 9, araw ng Lunes, sa araw ng botohan. Narito po ang mga kandidato na pagkatapos ng masusing pag-aaral at pagsasaliksik, iaanunsyo ng Iglesia ni Cristo ang mga mapapalad ng mga kandidato na kanilang tutulungan. Dito lamang yan sa Mata ng Agila, Net 25. Ang pinakamapalad na tutulungan ng Iglesia sa pagkapangulo ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pangalawang pangulo, Sara Duterte Carpio. Sa pagkasenador,